nick to kanina, no? Vengeful kanina. Wala, wala. Yung ang second support nila kanina was Silencer. Mm-hmm. Silencer yung isang support nila kanina. Second pick, nag-aantay tayo. For TNC. Abangan mo yung Digital Chaos, ah. Yung Weeha, Meepo Picker to. Si Weeha? Oh, TNC naman is not banning yung Meepo. So abangan natin, pero okay, ito Terror Blade. Kanina pa natin sinasabi yan, Terror Blade ng TNC. Ngayon, pinili na nila. Sino ba ang Terror Blader sa TNC? Raven, si Raven. Si Raven, okay. Oh, Winter Wyvern. Surprising, di ba? Second pick ng Digital Chaos. High pick. Why though? Parang basta-basa na yata nila itong TNC na Terror Blade user. So, automatic yan. Mili. Makatiyan pa ah, okay. So, pang-counter nila to sa Terror Blade. Parang ito yung Winter pang-counter nila. Surprising eh. Second pick eh. Hinahipick nila yung Wyvern eh. Mm-hmm. So, third ban. Mag-aantay tayo rito. Last one, mga tropa. Advance or go home para dito sa TNC. Guys, sa mga nanonood, sana may energy pa kayo kasi pa, kailangan TNC yan. Isa panlaro, isa panlaro. Guys, come on. Kahit makaabot na tayo kay E-Home, okay na. Axe, third ban for TNC. Dazzle na naman. Yung ban naman ng Digital Chaos dito. Mm-hmm. Just 4 picks ng TNC, no? Nung first game na Ember tayo. Ang sakit ng Ember. Mula early game hanggang dulo. Binugbog niya si Kuko ng Team Versus sa baba. Early game pa lang. Yun nga eh. Zero six. They got 4 kills, 6 kills out of Kuko during early game. Kaya di, usually talaga dito sa Dota, no, kung sino yung mga nagka-first blood doon na, most of the time, pag na, naka-farm na sila early, yeah, nakaka-ano na sila ng level. Space sila. Oo. Ang dapat gawin ng TNC dito, I think, should stick, they should stick with Sam H sa offlane. Tapos let Kuko handle mid para makapag-farm siya ron and less stress for him. Okay. When you say offlane, siya yung mag-isa, di ba? Sa yeah, ano? Nasa safe lane siya nung kabila. Alright, alright. We're good. Medyo sagwa yung nangyari kanina. Ang initial plan kasi nila nung second game was to have Lich pati Timberso on that bot lane. The thing was, binugbog yung Lich. Wala siyang panakas din, so they rotated that Lich sa other lanes. Uh-huh. Ayun yung nangyari. Kaya so, naiwan pala na wala. Oo, si Kuko. si Kuko naman yun na yan. Port pa ng TNC. Timberso. Digital Chaos naman yung Batrider. So, open pa rito yung Faceless Void ni Sam H. Kasi ban na yung Axe niya eh. Axe tsaka Batrider, ban na eh. So, he can go for either Faceless Void or Beastmaster para sa offlane. Yung mga nagpipick na yan, kilala mo kung sino yung nagpipick? Or... Yeah, si Demon and Mystery. Ah, really? Paano mo nalalaman? Like... Yung merong cup, yung merong crown. Ah, siya yung magpipick. No, siya yung nagpipick. Okay. So, ito nga, Faceless Void. Ito yung tumahalo sa OG, pare. Faceless Void. Yung Faceless Void Chrono. Ni Raven. Ni Sam H. Ito. Tumahalo. So, ito, Faceless Void. Comfort hero na rin ito ni Sam H, kumbaga. Okay. Tatlo yung choices niya. Beastmaster, Slardar, or Faceless Void. Pero ito, Faceless Void ngayon pinili niya. Alright. Tiwala sa Chrono ni Sam H. Ganda ng mga Chrono niya, actually. Nakita ko yung games. Diba, nung OG? Like, sakto talaga. Hindi siya yung parang yung lumalampas. Ay, sakto talaga. Usually, laging nasa border yung kalaban. And right outside the border yung kakampi niya. Free to hit as well. Yung mga carry, tama. Oo. Sinabi nga ng mga analyst kanila in panel eh. Sobrang na-ano sila kay Sam H sa TNC. Na-impress talaga sila. Nakuha na natin yung attention ng analyst. Una kay Raven. Tapos kay Kuko, tapos ngayon naman kay Sam H. So maganda yan, maganda yan. Okay. Ngayon lang talaga guys. I hope TNC hindi sila mag-disappoint sa game na to. Last push to get to be home. Masaya na ako. Pwede. Isa pa, bigyan mo pa kami ng isa. Malaki ang papatunayan ng ano dito. Ng TNC guys.
Anong nangyari? Ayan na po si Neil. Ayan na. Nawala ka kasi. Kaya natalo eh. Ay, nako Neil. Nandiyan na siya? Ayan na si Neil. Tumula ita. Ayan, narinig ko siya. Ano nangyari? Sabi niya. Ah, talaga? Nasagaran na to. Third pick na Neil. Tulog sa classroom. Balita ang palita. Eh, yeah, huwag ka nang tabag-klase! Huwag, school. Kaya matalino ka naman, Neil. Okay, okay. Okay guys, tangina, hinatid ko pa sa school at may fun run si Commander. That's how we do, right Kuya Nico? 1-1, pare. That's how we do. 1-1. 1-1, Neil. 1-1. 1-1. Ano ba? So nakita naman, Digital Chaos nakuha na ang Mirana na pinaka-meta ngayon. Tama. Pero nakuha ni Raven ang Terrorblade. Mm-hmm. Faceless Boy di some age, now Tinker ni Kuko dito. Yung kulang, di ba? Yung kulang. Ang kulang. Now Tran. Oh, good. Disruptor! Disruptor. Good choice kay Sun King. Bakit? Bakit good choice si Disruptor? Ubos yung pantubos ko dito, Weezy. 260. Yung alin. Yung wombo credits. Kuya Nico, pa 1 million nga! Ay! De, pero nga, bakit nga Disruptor? Why is it kasi good? Kasi kay Sun King, even Epi... Ah, wait lang, dinagmagana utak ko. Epi Dagger, pwede niya pabalikin. Ah! Okay, also with okay. Mirana. Also with Mirana. Tataka okay. Siya with lip, di ba? Oo. So, Thunder Strike lang. Pag na-Thunder Strike, yes. Easy glimpse back. Tapos pwede mong gaguhi kalaban pagka TP, balik sa base. Slark dito. One. Slark. Oh, no. Ito yung equalizer ng Digital Chaos. Magandang pick coming from Misery. Slark. Equalizers? Why? Bakit? Ano sa Slark? Mahilap talaga to. He can go inside and kill Disruptor right ahead. Ah, oo nga, kasi yung last kill yan, ano? Automatic, oh. It's either mag-blink dagger siya or shadow blade. Either way, masusurprise ng Disruptor, so Disruptor should be alert. Yeah. Okay. Di ba yung first skill ni Slark parang nawawala yung debuffs and stuff? So parang yung skills ni Disruptor yeah, nawawala. Tama. Oh, okay. Dark pack. Dark pack, oh. Kakalaro ko na kay Slark eh. Lang matutulog mga tropa, game 3 pa, may game 4, may game 5. Sabi ni Ryoma 03, last pick Omni-Knight dyan, heater daw yung Sun King. Sabi ni Ryoma. Last pick daw. Ito na naman. Digital K. Dito na naman ang Kuya Trinil nyo para magbigay ng huling pick. Oh, ano Nil? What do you think? Ay, di ko pag alam mayroon ng DC. Ah, okay, Tinker for TNC, no? Ah, pag nakuha ko, ano, sige. Pag nakuha mo, mananalo tayo. Hindi, ayoko. Wag! Shadow Risky! Hindi, joke lang. Hindi, wala. Dark Zero. Sabi ko kakap, sabi ko lang, oh, tayo na pinikagado. Ano, sa TNC. TNC, mid lane. Tinker... So, wala tayo. Ay, nalagito ko eh. Tinker lang din eh. Ay, hindi. Haskar. Kita nyo yan. Haskar yan. Haskar ni Kuko. Pwede. Pwede o Tinker. Pero pinaka-best choice is Tinker. Tinker nga. Matik na Tinker to. Enjoy, nakabahan ulit ako. Okay, kama. Sorry na. Yung kama shit, ulit. Bumalik yung kama. Tinker. Oh! Ang ganda nung Digital Chaos ah, wombo-combo sila. Vacuum, wala. Winter's Curse, tas Aghanim Scepter na Mirana, Blink Dagger Epi, Aray Gobe. If I may, guess, baka hindi mag-Huskar kasi wala ang Dazzle? Tulog ka na, Pacu. Ayun din. Ewan ko. Wala akong alam, guys. Pinan kasi yung Dazzle kasi automatic pwedeng piliin ng TNC to. Storm, pwede rin Storm. Storm ni Kuko. Tama. Pwede rin. Storm or Morphling, yung kaninang hero niya. Come on, man. Spence naman ito! Alchemist! Okay. Alchemist. Okay. Si Kuko naman ang nag-alchemist ngayon dito. Mid-alchemist to balik.
Okay, guys. What do you think? Alchemist pick, bakit? Think ko okay to. Okay to. Alam mo bakit, Gloco? Bakit? Enlighten. Kasi pinick nila. Ano ba pake mo? Ikaw ba naglalaro? Gusto ko naman yan! Ikaw ba naglalaro? Ate, joke lang. Napapadil na ang Kuya Trident. Actually, maganda to kasi yung Alchemist at Terror Blade, ito rin yung ginamit ng Execration pang secure nung TI spot nila. Tapos, Faceless Void Disruptor will give lockdown dito kay Alchemist para magkaroon na siya ng space sa mga team fight. Pukpukan gaming daw, sabi ni X. Igyan ni Kuku ng Aghanim's yung Faceless Void para 1 minute chrono. Yun oo, lang talaga. Pwede. Tama. Ayun, yun yung mga logic na gusto ko wala ko. Kaya Disruptor para ubos, pati pang tubos. So, before we go, tropa, introduce Neil, go for DC, Gian, go for TNC, mga tropa. Go. Introducing TNC. We have Demon as the Vengeful Spirit. AU as the Disruptor. Cuckoo as the Alchemist. Raven, the Terror Blade. And Sam H as the Faceless Void. I'm not sure. Di ko alam kung saan lean sila. Okay. Alright. Okay, for disconnection. Misery, sa Sun King, DC suck, disconnection, sucks ka, ala. Sa Wyvern, now resolution, na deso ang profile pick using Stark. Dito, Weeha on the mid lane using Mirana, walang ka ano-ano dito, bibigyan siyang tango, and Mu on the Dark Seer. Now, ito, nagkaka-rotation, andito sa mid. Gusto na lang i-go to. Makakatama kaya ng arrow dito si Weeha. Nakikita nila dito si Alchemist. Patience lang. Ito na. Patience is key. Nako, ito Misery with a boots attack. Ay, Sacred Arrow! Na! Ikaw na naman ba? Ang first blood, Kuku. Will be the first blood. There you go, guys. Good thing nako ni Sam H yung bounty rin sa baba. Alright, first blood pa lang naman, guys. First blood pa lang naman. Sad. That is so sad kasi hindi si Kuku ang nakakuha, which is 500 gold agad yun. And double lane, grabe Misery. Ang ganda ng combo niyan, Mirana tsaka Sun King. Yes. Mag-initiate first ng Blink Dagger, tapos Barrow Strike yung Sun King, tapos may stun, di ba? That's the time na ipapakawala yung Sacred Arrow, kaya parang secured stun na rin yung Sacred Arrow ng Mirana. Combo talaga. Ayun yung combo nila. Bali, hindi na nila papagisingin yung kung sino man yung matamaan. Alang, hindi. Yung sa Mirana kasi, ang pinaka-low point niya is kailangan tumama yung Arrow. So with Sun King, surely, pagtapos ng Barrow Strike, meron siyang assured na tama talaga yung Sacred Arrow niya. Ayun yung maganda rin sa dalawang combo. So, top lane, Darkseer versus Terror Blade. Face test fight naman sa baba. Organic. It's a Delicades. Why? Stars TNC. Yamado sa bottom lane and Yamado sa top lane dito ang Terror Blade because of that Darkseer Ion Shell. Easy. Double Ion Shell. Kailangan niya ng Metamorph to dodge that harassment from the Ion Shell. Yes. Kailangan pa niya gamitin yung ano niya. Pero ito, mid lane. Okay, we are easy. Level 2 Starfall na agad dito. Kuku, dapat hindi umasim dito. Palag-palag yan. Steady lang kayo dyan. Sabi. Okay, mag-alala. We got this. Grabe, oh. Alakang pa kay JV. Ako, wala rin akong pake. Mabuhay! Wala tayong pake sa pasok. Naku po, ito. Any secret arrow? Yeah. Basic ba? Isang arrow. Wala. Hindi nag-shoot arrow. Hindi ina-advance. Aray ko, yun pa yung masakit. Yun. Might as well go in. Sorry? Mirana. Might as well go in. No. Ito, hinaharas talaga nila. Pressure is on Kuku. Ito, magkakabigayan pa yata rito. Hinahabol na Sun King.
Mapapatay ng Sand King to kasi may boots siya. Wala, hindi na nakapaghabol. Pero yung harassment niya, giving space sa Mirana and oy! Naku po! Kuku! Buti hindi nagkabigayan dun. Ito naman, EU. So kailangan mag-support, I think, ng Disruptor sa gitna para hindi maharas yung Sand King Mirana etong Alchemist, which is what they will be doing right now. Kuya Nick, pabati ako. Birthday ko na. From Rio Maserati. Happy birthday, pare. Good thing. Wow. Tingnan natin kung malas ka sa birthday mo o swerte ka sa birthday mo, ah. TNC. Last game. Win or go home for both teams. Yung may-ari ng Digital Chaos, yung asawa niya is Filipina. Ah! Si Sajidin. They are a YouTuber. Yung Digital Chaos, they are under Dota Cinema. Oo oh, nga, si Sans fans nga. Sans fans. Demon is in trouble here. Punin pa rin muha. Makukuha pa rin muha. Ay, hindi! Nice one. Nice to that, para dito. So, iniisip natin, saan kaya ran nagro-root si, to si Sajidin, yung asawa ni Sans fan? Sa Filipino team, TNC, or dun sa team ng asawa niya, which is Digital Chaos? Sa ano yun? Sa DC yun, for sure. Money, give me money. The money. Give me the money, tama. Yeah. Eto, sa gitna, Alchemist. Nahihirapan pa rin sa CS. Compared nyo yung CS nilang dalawa. 19-7 sa Mirana, 14-0 sa Alchemist. Grabe, Mirana. Mamaya makatilalo yan. Tapos yung Wombo Combo. Kahit mag-BKB. Kahit mag-BKB yung mga TNC heroes dito. Pas, uy! Kala ko pasok yung Sacred Arrow. Guys, sa Twitch chat, huwag kayong mag-alala dyan. Palag-palag tayo rin sa Game 3. Intayin nyo lang yung from Terror Blade. Sobrang disadvantage on our side, both the viewers and the streamer side. Kasi madaling araw on our side eh. Pero still, andayin pa rin nanonood and we do cover it also. Kahit na ganitong oras na. Aga-aga pa lang, oh. Ay, guys, aga pa. Ano ba naman yung pasikat pa lang yung araw? Oo nga, parang di kayo nagpupuyat, no? Okay. Bihira lang kasi. Bihira lang kasi mangyari to, kaya we're giving exactly it our all. Tumba na si Neil. Si Neil nga, oh. Nanggaling pa sa paghatid kaya, no? Kay commander niya. Bumalik pa. Uy, the dedication. Sa Manila pa nagkatid yun, ha? Oh. Kabanat lang to Manila. Oh, di ba? Grabe, guys. Alchemist? Ano nakita mo Alchemist? Hirap siya, tignan mo. Yung net worth niya, at the moment, pangalawa. Okay, decent pala, decent. Pangalawa, against Mirana, given yung pressure na binibigay ng Sun King, tignan mo. Diyos ko, Lords. Yung stock, sinasalot ng Sand King. Asa na sila? Gitna. Ito na. Level 6 na. Si Kuku on Alchemist. Misery, nagtatambay lang. Ito, meron na Misery's dito. Gonna go in. Uy, sakit. Uy. Sacred Arrow. Oh. Nelip yan, pero hindi ginagamit. Ayan yung Sacred Arrow, sinasabi natin. Ayan na. Naka-chemical rage, pero still, Starfall will be sealing the deal. Alchemist did die. Napakaganda naman pabalik, pero napakagandang heal by Saxa. Ang galing. Cold Embrace. Pero mamatay yata with that Thunder Strike. Mamatay yata dito, one more hit. No, then, may merong magic stick. Grabe yung microwan nila. Bakit doon dumaan si Kuko? I don't know. We don't know. Nobody knows. Tapos tignan nyo yung stack nila. Kinukuha nung Darkseer. Masakit to for Alchemist. Wala na siyang inabutan. Nako po. Isang kabayo na lang inabutan. Where are my... Ang tawag doon? My farms. Where are my farms? Man. Come on, man. Sa baba, Faceless Void naman. Doing not that bad, pero
hindi siya namamatay sa baba eh, pero yung network niya rito is limited. Compared mo dun sa offlane nung kabila, which is yung Darkseer na nakuha ng nakakuha ng stack nung Alge. Actually, high risk, high reward talaga tong Alchemist eh. Ang kinaganda niya against Tinker is pag na automatic yun, dalawa, pressure rin yun. Kasi ayaw naman ng magka-boots of travel yung Tinker. So may pressure din yun. Dito naman kay Alke, pag natanggal yung pressure sa kanya, even for 5 minutes, makakabawi agad siya. Ayun naman yung advantage with this Alchemist pick. Gitna. Naka-Thunder Strike si Wiha. May glimpse back. Naka-Kinetic Field. Pero easy leap out for this Mirana. Misery stalking his prey. Some H, eto. Nag-glimpse ay na search. Doing in? Ay, so, nice miss. Good job. And back eto, up team, wala siyang sun strike. I mean, sunstorm. Okay. Siya yung alright. Namatay dun. Sinisigawan na siguro siya nun. Pare, do or die na to, TI. Huwag mo nang gawin ulit yun. Kalkularo dapat tayo ngayon. Every move counts on this game. Ay, tinamaan ng Sacred Arrow si AU. Double Starfall. Yeah, sarap. Grabe to si TA si Wiha. Pero eto na yung backup. Kaka-star, kaka-lip niya lang. Pero walang enough damage, unfortunately, para din sa TNC. Sabi ni Sacred One Eye, meron pa daw Terror Blade. Huwag daw mag-alala. Pero eto, ginogo siya rito, wala siyang mana and either a skill point sa Sunstorm and Raven will fall. One by one, kinukuha tayo rito ng Digital Chaos. Aray ko, B. Masakit yung batok ng iba dyan. Kumakamot na ng ulo. Manalo tayo ng game 1 eh. May intro voice pa yata. Parang, parang pinaamoy lang ng DC yung ano eh. Galunggong. Yung $500,000. Pinaamoy lang yung Jollibee tapos di pinakain. Ito si AU naman yung next on the list. Diyos ko Lord, kahit nagkaroon. Ay, hindi. Makakatakas pa yata. Nice, yeah. Nice. Unless, Misery. Wala na. Yeah, wala. Pag okay, nag-type siya ron, may backup na. Terror Blade na sa gitna. Alchemist, hindi alam kung saan siya mag-farm. Sabi ni Kuko rito, ayoko pang umuwi. Hindi pa ako sapat sa $400,000. Gusto ko mas malaki. Which is really good naman for him given at 19 years old, meron na rin siyang anak. So he really needs the money. Big help na rin. Yeah. He really needs the money. Not big help, it's a really big help. Really big. 2 million. Nakahawakan na po ng 2 million. Di 100,000 nga, di na ako makahawa, di pa ako nakakahawa. And really, deserve naman ito ng mga Dota player natin kasi high risk, high reward yung ginagawa nila. It's their life that they are putting on the line. Hindi yun, sir, hindi yun talagang nangyayari yun given they are dropping their school, they're giving it full time sa gaming which be assured kung magkakapera sila or wala. So, yung pride, yung honor, oras nila na hindi na nila mababalik lahat, guys. That's it. Precisely. Kaya, given all my respect. Nasa Southeast Asia pa sila. Which is, napakababa ng support and conversion. Unlike dun sa mga European and American and Chinese na region. Tayo yung pinakamababang conversion with regards to professional. Pero ito, Thunder Strike kay Wiha. May Static Storm. Nahuli si Mirana, pero may enough damage pa. Meron! Good job. We're good. Every kill is space given para sa Alchemist, so they need to get it. Not only for Alchemist, but also for this Terror Blade para tumaba. Ayan. Steady gold tip. Ang ganda rin ng story na itong TNC. It's just this year na bumuo sila ng TNC Pro Team. Mm-hmm. They start... Hindi pa, ayun na ba? Ngayon year lang ito? Ngayon year lang. Ngayon? Ay ko na sinig eh. They recruited yung mga top MMR players, which is, ang original lineup nila is si Sam H, si AU, at tapos yung tatlo nila was si
Ijong, si Tihi, pati yung isa pa nilang player. Tatlo ron nawala na ang pumalit. Si Kuku, si Sam H, ay ni Kuku, Demon, and si Raven. Ayun yung nangyari doon. Success story. Biruin mo ilang months lang. Battle of the underdogs to, no? Tama. No one expected. Nakaka-believe actually. Ang ina-expect ng mga tao to go higher place sa TI was Team Secret, Newbie, eh yung mga ina-expect nila pero na-eliminate agad early on the round. Yeah. Ito yung natitira dito. Talagang underdog siya natitira. Ang tumira dito is yung Wings Gaming. If you're talking about Chinese team, they are expecting LGD and Newbie to go higher kesa sa Wings given they are veterans. Pero Wings yung natira ngayon. Lagi mo rin sa surprise ang Wings eh. Yeah, surely. Oh, surprising. Tapos oh from... no, yung Wings hindi sila nano sa Dota Major, talo agad sila. Ba't kaya ganun no? Naging current meta kaya? Nasa ano sila ngayon? Nasa upper bracket sila against EG. Yes, hindi. I mean sa Dota Major, di ba? Tarik sila. Okay, okay. Major Pride DT. Ako, nagkaahulihan dito. Si Misery nahuli. Nagbaro strike. Misery is epicenter pero top yes! Source. Awesome. Napaganda pero wala, ito. Nahuli si Dito. 1-for-1. Ito si Weeha. Tutuloy pa ba nila yan? Medyo delikado yan. Chronosphere nga lang andito pero delikado to. Ito yung wall. Ayan na yung Mirana. Ay, sakto! Napaka-agasta! Pero Winter's Curse! Yun ang counter. Nice yun nga, yun na sabi niya, no? Yeah, oh, and man. Wala pang enough damage dito. Etong TNC. TNC's gonna go down here in this clash. And War a free Roshan for DC. Yun lang. Do you think medyo premature yun? Yeah, yung masadali yung chrono ni Samage. Tama, tama. Ito may swap out Demon. Hindi niya na gusto niyang kuhanin yung Aegis. Speed up niya yung Slark. Yung nangyari kanina was they are worried na kukunin ng DC yung Roshan na sinimulan nila. Pero wala namang enough damage para mag-Roshan yung DC kaya they should have let it go na lang. Uh-huh. So, doon sila nagkamali. Kinalabasan. Wak-wak gold and country calculation. Yung Sun King support dito, pa-blink dagger na. Mas marami pa siyang farm na sa Faceless Void offlane ng TNC. And then na Mirana on the way to an Aghanim Scepter while yung ating Alchemist malayo pa sa katotohanan. Kailangan pa niya ng relic dito. Ayan, na-swap! Na-swap! Pero ayun yung backup. 3 heroes impale. Epione. 1-for-1. Okay. 1-for-1. Okay. Mirana. Pero namatay din sa top lane. Yung Terror Blade na Raven. May sumpa daw yung Alchemist para sa TNC, sabi. Ano yun? Really expect the Alke? I was expecting Tinker din eh. Pero regardless, nagkamali man sila sa pick or hindi, we should support them. Tama, tama ka dyan. Eto guys, si Demon. Puso lang guys. Last game na rin naman to eh. So, bigay na natin lahat. You can do it. Demon. Namatay yung Vengeful Spirit. Snowball. Kahirap ang snowball dito guys. Ayan, Aghanim Scepter pa yung Mirana. Aray ko be. First 10 kills nakuha na. Ng Digital Chaos. Our next bet is for the whole game. Medyo kalungkutan. Eto nangyayari na to para sa TNC. Pero hopefully, they can sustain and go late with this Alchemist Terror Blade composition. Bigat sa puso ngayon. Yung makainga, guys. Kumbaga, isipin mo para nagpupustahan sila ang kataya $500,000. Oh, isang game, itong last game na ito, 500. Ito sa amin, bayad oras eh, kabadong-kabado na ako. Tapos eh, yan, $500,000 pa. Sweldo mo ng ilang taon, no? Nakasalalay sa isang laro. Lifetime! Damn! Ito. Come on! Yako, yung lalikod si Kuku. Ayan, nag-chemical rage, pero yung damage. Oh, wala rin nagawa yung swap, man. Okay. It's really hard.
Chrono Spear. Ang sakit. Chrono. Si Ayu sa likod. Namatay din. Snowball on the side of DC. Nahuli itong kanyang Chrono Spear. Pero napatay si Misery nicely done. Resolution susunod ba? Nakapag-Shadow Dance. Double Starfall. Pero may Thunder. Pero still, yung damage on Resolution side. Grabe. Alang nagagawa dito sa side of TNC. Kalungkutan Gaming on the side of TNC. And they are now being pushed sa gitna rito. Aray ko, B. Mahirap to. Kailangan nyo manalo, TNC. Kailangan namin ng more hype for our future contents. Sobrang vague. Sobrang straightforward. Asshole ang datingan. Kuku. Pero that's right, real talk ah. If manalo rito yung TNC, not only yung scene yung matutulungan, pero tayong mga content creator din. Exactly. More given content. Give it the hype. Yeah, yeah. Na, papakalbo ko pag naka-comeback. Sabi nila. Oh, yan. Narinig nyo na, guys! Papakalbo na si... Recorded yun, ha? Nasa stream tayo ngayon, ha? Recorded tayo. Hindi ko sinabing ulo ko. Ano yung Bulbasaur mo, yung papakalbo mo? Yung kili-kili powers. And Regents na. Sa Pokemon, ha? Ang galing nun, no? Ang galing nun, no? Sobrang witty. Iti ng advertisement ng labor. Sakting yan. Help. Aid. Punta lang SM. Mangulay kong Bulbasaur. Eto na. Ang problema nila sa ad na yun, pag tinanong ng bata, ano pong meaning nito? May Bulbasaur. Yun lang. Yan mo yun. Yung Bulbasaur ni Mama. Yung ni Daddy nun eh. Kaya... Nung ka ba nag-unlipop? Yes, good words. Salamat to ng unlipop. Oo nga, kanina. Nayari. Pero sana dahil makabawi. Natin, ang hirap dito sa DC na lineup, ang gusto ng DC engagement with Sand King, Mirana, tsaka Slark. Yung kabila naman, gusto mag-farm. So makukuha ba nila yung space? That they need the farm. Ah, alam ko na. Sinabi ng TNC, sobrang lame naman kung i-straight up win namin to. So, ang gusto namin dito, lalakas yung kabila, tapos magandang comeback on our side para mas explosive yung panalo namin. Ayun yung plano nila. Nakausap ko talaga si Demon kanina. Eto mga tropa. Anong pinabalak ni umihi muna sa puno. Kuya Nick, magkakas ka pa after nitong game. Ito usapan natin. Pag natalo rito yung TNC, I'll be casting Fnatic. Pero pag nanalo yung TNC rito, given maglalaro pa sila mamaya, I'll be taking a break and I'll come back sa eHome versus TNC. Okay, ayun yung usapan natin. Lahat ang energy mo dun may bubuhos. Oo, mahirap na eh. Pag nagsunod-sunod ako ng tatlong series, mamaya, na-drain na ako rito eh. Mahirap. Kaya himatayin ka mamaya sa iyong safety. Kumbaga safety na tayo, 'di ba? Mahirap mag-commit. Mahirap mag-commit. Exactly. Isang malupit na Chrono lang, no. Kailangan nila ng grabe yung Sand King. Lahat ng pangkait na item meron na siya, 4 staff dagger already for this Mystery Sand King gigil. Ang kuya mo. Grabe, Pitlord hype, no? Wala pa bang IO Arcana? Wala pa ba? Nihintay ko yung ano eh. Announcement na. Okay, Envy for DC. Bro, talagang normal lang to na... Ay, ito! Oh, no! Okay lang yan. That's only a vengeful spirit. No problem dyan. Pero mahirap, ano na siya, oh. Mahirap pag carry yung napitas. Oh, godlike na siya. Ito na yata yung pinakamalungkot na umaga ng buhay ko, sabi ni Dre Jos. Pare, hindi pa tapos yung umaga mo. Eh, yung sinasabi ko sa'yo. Ang ginagawa kasi ng Wyvern, pag na-chrono, sa kanya yano yung void eh. Dun talaga niya inaano yung ulti niya. Wala siyang inuulti na iba. Dapat makrono niya yung Wyvern. Oo, tama.
Di ko nga kilala kung sino yung mga maglalaro sa All-Star eh. Pero hopefully, nandun si Miracle para ma-redeem naman niya yung sarili niya. Sobrang ganda ng ginawa niya for the past year. Sana included siya. Si Dendoy. Si Nautil, for sure, andun siya lagi. I don't know. Hindi ako sigurado kay Nautil, bro. For real. Ah, hindi mo siya naman. Pero kay Miracle, hopefully ma-reward siya. Sobrang humble niya, tapos wala siyang trash talk na ginawa for the whole year. Pero sana, ma-invite 10v10 ba yun, yung show match? Hindi ko sigurado. Oh, depende. It depends. Hindi siya laging 10v10. Pero ngayon, maganda kasi meron silang team. Meron silang team KC versus team Action Slacks. Ano yun? Si Sir Action Slacks, yung mga... Si KC sa personality. Ah, so kasama siya dun sa anong yun? Team niya yun. Kumbaga, siya yung may-ari, kumbaga, ng team na yun. Pride on the line. Parang ginawan lang nila ng team. Para more... convincing. Oh, okay. And FYI, last 2 years ago, sa All-Star match, dun nagpakita si Tekis. So this All-Star match, magpakita na rin ba yung Pit Lord na inaantay nila? Ay, oo nga, no? Yeah. Abangan same stunt? Abangan natin namaya. Ano kaya iniisip ng TNC ngayon? At this point of the game. Ano kaya yung pinag-uusapan nila? Ano feeling? I think... The pressure, analyzation na pinag-uusapan nyo, discussion nyo ngayon. Kaya pa ba to, guys? Anong sunod na plano? What should we do? Yeah. Pero I think ang meron sa kanila common ngayon is yung parang motivation, parang ina-flip nila yung isa't isa. Kaya pa to, kaya pa to. Minsan lang to mangyari. I think merong ganun sa boot nila. Hopefully. Kasi ayun yung kailangan nila. Kailangan din sila mamatay ng loob dito. Ito si Mystery. Nag-aabang na naman. Roshan. Nakuha na ng Slark. Naku, may nahuli na naman. Si Kuku. Yo, na-cancel. Mystery. May Sunstorm. Here comes Slark. Here comes Slark. Sa likod. Ay, Diyos ko, di pa namamatay. Yung Mystery Sun King nakaligtas pa. Eto na. Labo-labo na. Asan yung Static Storm? Wait, nakuha niya! Swiver! Ayan na yung Static Storm. Yes! Weaver. Ay, Weaver tuloy. Weeha. Napatay. Si Resolution. Eto na yung Wombo-Kombo. Blink Dagger. Sun King, tinunin nyo yung Sun King ha. Mangma-micro lang yung Sun King na yan. Ayan na. Sabi na yung dude. Sun King. 3-4-1. Nakuha nga nila yung Mirana pero tatlo yung kapalit. Kapalit na na. Mga carry pa. Ah, man. Sad life. Oh my guys, kakaya nyo na yan. Magpapaalam muna ko yung Trinil nyo. Yeah. Thanks Kuya Trinil, thank you. Parang good luck, TNC. Balitaan na lang namin ko, pagkakalpapakalbo ka na. Parang na-sense kaya na matatalo na yung TNC kaya nag-bail out na siya. Hindi ah. Hindi, hindi lang. Hindi, sige bro. Thank baka you. Ako malas eh. Thanks. Sorry kay Trinil. Ito. We're back to the ball game. Yung Faceless Void na micro dito. Isa-isa, bumabagsak sila. And ito pa, Winter's Curse. Good thing naka-BKB. Yung Terror Blade, pero Resolution Siga. Next on the list, Kuku. Mukhang dehado, pare. Mukhang dehado. Diyos ko, Lords. Nawala ka pala, hindi ko alam. Hindi ko alam. Nag-clueless ako. Oh my God! Ang lungkot para marunong ako pinagsasabi ko. Ako rin, same here. Ayun nga. Ang lungkot na siya sabi ko, tapos wala sinasabi si Kuya Nix. Oo, ako rin. Ang lungkot na Nix at ang tahimik ko. Oh my God, wala na pala rin. Ito, nahuli lang yung Darkseer. Oh my God. Pero okay. Walang enough damage. Wala rin. Oh guys, Kuki's gonna go down here as well, maybe. Oh, yup, ang sakit ng Slark. Shit. I think this is it for TNC. There it goes, guys. There goes the dream! Glocks, yung graphics ko. Yung graphics mo? Ay, meron ako ready. Nabate! Nabate! Nabate, mga tropa. Oh, God. And I think this is it. You know what?
Masasabi ko lang, guys, good game, TNC. Yeah, good game pa rin. Good run. You did our country proud. You did your best. You need your okay best. Okay na yung pinakita niya. Na, napatunayan lang nila, kaya nila tatunin yung mga ano former champions tulad ng OG. Kasi na ako. They've earned the respect they na nakuha nila ngayon. Talagang na-outplay lang talaga sila ng DC. Okay, good job. It all tends tonight. Well played, right, guys. Respect earned. Well played. Thanks for representing. Alright. So that's there it, mga tropa. There you go, the GG. Iba naman ito katapusan ng PH Esports, Kuya yeah Nix. Plus, meron pa tayong isang Filipino player, DJ. Which is in Fanatic, Fanatic, right? So that's it, mga tropa. Kalungkutan, 2-1. Dito for Digital Chaos and really unfortunate for us. Really? Pero we need to move on. We need to move on. So this has been Kuya Nick together with thanks Kuya Gloco Gloco Gaming. Thank you then for the opportunity. Learned a lot. Salamat din, guys.